Hello, 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 hello mga guys. Kumusta kayong lahat dyan? Kumusta? Kumusta? Sana okay lang tayong lahat. Stay safe po tayo. So, bali ngayon po, i-share ko sa inyo yung personally naranasan ko nung nakaraang buwan. Kasi nung nakaraang buwan po, nag-undergo po ako ng surgery ng laparoscopic appendectomy, yung nagkaroon po ako ng appendicitis, acute appendicitis yung findings nila sa akin. So, bali ngayon po, isi-share ko yung personal experience ko sa inyo. At sana po may matutunan kayo sa isi-share ko din na to. At maging aware din po tayong lahat. So, disclaimer lang po, hindi po ako medical expert. Hindi rin po ako nurse o doctor. Ang isi-share ko lang po is base lang po sa experience ko personally. Sintomas, yung kailangan gawin kapag may naramdaman kayong katulad sa naramdaman ko, and then yung procedures, yung treatment na kailangan. So yun nga po guys. Tapos yun na nga, pagkising ko sa umaga, yung isang nung July 14, umagang-umaga. Pagising ko noon, masakit na yung tiyan ko. Nang naramdaman ko sakit ng tiyan, sa gitna ng puson ko. Tapos akala ko, lang siya. Yung sakit ng tiyan na nakain lang ako ng hindi maganda o nasubrahan ako. O yun nga, after 6 hours lipas, susuka ko pa rin na nagsusuka. Masakit ang tiyan ko, hindi pa siya nawawala. Dinala na ako ng sinamahan na ako ng ambo sa doktor. Tapos, yun, binigyan ko ng gamot sa tiyan, sa pagsusuka ko, and then, ilang klaseng gamot yung binigay sa akin. Pero, wala siyang binigay na pain reliever ba, painkiller doon. Wala siya yatang binigay. Sabihan dahil na yung amo ko may medical, nasa medical siya, binigyan niya ako ng antibiotic. Pinatake niya na ako ng antibiotic kasi may infection daw. So, may kamot na akong ini yung gabi. Pero tuloy-tuloy talaga yung suka ko. Tapos yung umiihi din pala ako. Ihi ako ng ihi. Pero mas kunti lang yung ihi ko. Tapos masakit doon sa pag-iihi din ako sa may, hindi naman sa pag-iihi doon sa may tiyan, yung parang bladder mo na rin. Kasi nga, doon sa gitna, hindi ko na alam kung saan may yung sakit, pero masakit na rin siya. Tapos unti-unti lang yung iniihi ko noon. Tulugan ko na yung sakit ng tiyan ko. Pagising ko pa rin sa umaga, ganun pa rin na kahit may gamot na ini. 24 hours na yun, no? Yung sakit sa gitna ng tiyan ko, umikot na siya. Pumunta na siya dito sa may kanan bahagi ng tiyan, sa may hanggang doon na siya nag-stay. Tapos mga tanghali kinabukasan, pinapunta ulit ako sa doktor, at doon na sa doktor ang ginawa nila sa akin is kinuha na ako ng dugo, in-ultrasound ako. Yun po, kinuhanan ako ng ihi. Dahil nga sobrang sakit, 24 hours na yung sakit ng ko, binigyan ako ng isang shot ng injection sa may, dito sa may balakang ko ng doktor, na isa daw malakas na antibiotic yun kasi nga mas, may infection daw ako sa loob ng tiyan. So yun nga, tapos antayin ko daw yung resulta ng blood test ko, tapos na, kasi nung na-ultrasound ako ng doktor, yung tiyan ko okay naman, yung ovary ko okay naman siya, wala naman problema. Kasi ko daw yung resulta ng blood test ko. So, kinahaponan pa yung lumabas yung blood test ko. Kinahaponan ng pangalawang araw na yon, 24 hours, mahigit na. Yung lumabas yung blood test ko, sinabi na ako ng amo ko na dumating na yung result ng blood test ko, at yung vital ko daw is hindi maganda. Kailangan kong pumunta ng hospital.
kasi suspected na nila na may appendicitis daw ako. So, yun nga, nung sinaban na ako ng mag-impact ka ng damit mo, dadaling ka namin sa hospital. Tapos, parang ako naman, parang naiyak ako kasi totoo lang, takot ako sa injection, takot ako sa karayo, yun. Tapos, nung nakita nila ako na tumulo ang luha ko kasi nga, takot na ako sa hospital. Sabi niya, kailangan mo pumunta ng hospital. Tapos, pagdating ulit ng hospital doon, kinuhanan ulit ako ng dugo, ng ihi. Lahat yung kukunin ulit sa'yo, pati yung laway kasi nga, dahil sa COVID, kailangan nila ulit doon ako sa surgery ward. Dating ko doon, kaagad-agad nila akong nilagyan ng suero. Iba-ibang marami silang pumupunta, yung mga doktor, check nila, kung kanila ng dugo, kung si iba-ibang department yata, kasi para silang mga mga bumpay. Nung iba-ibang nurse yung pupunta sa'yo, pupunin ka ng dugo. Tapos yun ang ano sa kanila, pagdating ko agad sa hospital, binigyan na nila ako ng painkiller at ng antibiotic. Yung nasa dextrose na nila ibinibigay sa akin yun. Suspected na nila yung appendicitis. Pero syempre gusto lang ma-make sure talaga kung ano mayroon pa bang iba or what. Kailangan kong mag-undergo ng CT scan. Tamahan ako kasi syempre yung papasok pa dun sa loob na yun na ikaw lang. Tapos yun, bibigyan ka nila, tuturukan ka nila ulit ng contrast para kasi malakas daw yung radiation ng CT scan. Tapos nung na CT scan na nila ako, dun na nila confirm na decide po ako na
magpa-surgery na lang. So, yun na po. Yung sintomas niya, yung sintomas po ng naramdaman ko is pagsusuka, masakit yung sa yung chan sa una na nasa gitna ng chan, ang masakit. Tapos umikot siya within 24 hours, umikot po siya sa kanang bahagi ng chan ko bababa sa baba. So, yun. Tapos wala po ang iba nang kumain. Yun po yung luckily, wala po akong lot na hindi po ako nilagnat nun, pero yung pagsusuka ko po ay tuloy-tuloy at wala na rin po yung tinatanggap ng pagkain ng tiyan ko. So, yun po yung sintomas, aking pagsusuka, masakit ang tiyan, tapos wala na rin kumain. And then, kung paano nila nalaman na acute ang appendicitis yun. I-share ko sa inyo yung aking recovery journey sa operasyon ko po na ito. So, yan lamang po. Maraming maraming salamat. And then, kung hindi pa po kayo nag-subscribe sa aking YouTube channel, click the subscribe button and the notification bell para po lagi po kayong updated sa kung ano man po ang aking bagong video. So, yan lang po. Like, share and subscribe. Thank you and maraming salamat po. God bless.